Oo, di ba may ganun? Ayun na. Dessert. Ano na dessert? Anong dessert? Ano matamis? Macaroni salad lang po. Macaroni? Macaroni. Salad, o. Dessert? Salad. Pagkatapos ng marami bisita. Hindi po na tayo sa bisita. Marami po. Mga ilan. Ilip na ako. Gusto kayo pumasok na sa kwarto po. Mga ilan. Mga ilang bisita mo? Eh, mga 50. Marami po yung ano eh. Pamilya ng asawa ko po. May mga 50 ang bisita. May 50? Wala naman po. Wala naman. Mga 30. Anong oras na tapos yung reception? Oo, na. Oh, na. Ayan na. Ayan na. Ito na. Ayan na. Sige na, kuya. Ayan. Ano? Anong oras na uwian yung mga bisita mo? Anong oras na tapos? Mga alas 4 po. Umuwi sila? Umuwi. May naiwan pa bang umiinom? Meron po. Hanggang anong oras sila dun? Hanggang alas 6 siguro po yan. Siyempre, hindi mo sila maiwanan agad. Opo. Nag-uwi yan na alas 6. Ikaw ba nakishot ka rin? Nakiinom ka rin? Konti lang. Konti lang. Pa-shot-shot. Tapos, ikaw na sunod mong tanong. Teka, anong oras yan? Alas 6. Alas 6. Umuwi na, umuwi na. Pare! O, sige, ingat ka. Nag-uwi yan yung mga bisita? Oo. Nag-uwi yan mga bisita, alas 6 na. Alas 6. Alas 6, umuwi. Ano yung ininom? Hindi nyo tinanong. Wala bang naiwan na nalasing na doon na nakitulog? Oo. Oh. Alas 6, nag-uwi na sila. Oo, oh, uwi na po. Yung mga kapatid na lang po ng asawa. May naiwan pa rin po siya. Mga kapatid pa? Mga kapatid ni Mrs. Chumichika pa, chumichika. Oh. Anong oras? Naghapunan kayo, naghapunan. Naghapunan pa kayo doon? Opo. Mga anong oras kayo naghapunan? Mga 7 na po yata yun, bossy. 7. Anong oras na tapos? Ano? Sino din na-text mo? Huwag yung rest of buhin, oh, may ka-text, oh. Ano ba yan? Ano yan? Yung misis niya. Misis. O, ibig sabihin, 7:30, kumain kayo. Mga sabihin na natin, 8:30, natapos yung ano, hapunan. Oh. Umuwi na ba yung mga kapatid ni misis mo? Umuwi na, mga kapatid. Yung iba po, yung iba, nandun lang po. Bakit? Nandun lang. Oo, oh, umiinom po sila. Umiinom pa rin, bossing. Ano iniinom? Ano ang iniinom? Tuba. Ano? Lambanog. Lambanog! Lambanog! Lambanog. Oh, anong oras natapos? Eh? Inuman nila, anong oras natapos? Ang inuman. Mga alas 10 po yata. Alas 10 na inuman! Ano? Alas 10 po si alas 10. Hindi pa kayo inaantok nun? Hindi mo ba sinabi sila na wala pa ba kayong balak matulog? Ganun? Siyempre, pagod ka nun. Pagod ka nun, Brad. Mula umaga, nag-aasikaso ka. 10 to 10, no? Oh? Oo. Oo. Oh. Hindi nakakaya nang pasabihan sa kanila. Ano? Hindi sila umuwi. Umuwi. Ano, anong oras kaya natulog? Ayan na. Mga alas 11 na po yata po siya. Natulog ka ba agad o naligo ka muna? Siyempre, pagod yung tao. Bawal maligo. Pagod na pagod maghapon. Alas 10 pa lang nasa ano na oh, munisipyo. Hindi, bawal maligo. Hindi, bawal maligo. Ano ka ba naman, bata, nakapagpahinga na, pwede na yun. Naligo ka ba? Bago matulog? Oo po. Naligo, boss. Yung totoo. Si Mrs. Tanong mo kung naligo. si Mrs. Naligo? Ano yung bigat labi? Naligo din. Naligo din, boss. Naligo rin. Hindi siya nauna ng matulog? Ano? Hindi po eh. Hindi siya nauna? Opo. Sabay kayo natulog? Hindi po. Hindi raw sabay na... Hindi sila natulog, Bossy. Hindi. Bakit? Hindi natulog? Kasi, hindi kayo natulog? Hindi kami nagkatabi kasi may maraming yung mga magulang po, kapatid ko po, magkasama sa isang kwarto. Kasama niyo sa kwarto? Ma... Isa lang kwarto nila? Yung mga kapatid. Wala ibang kwarto? Wala din po kasi puno rin po ng mga kamag-anak ng... Puno rin ng kapatid ng asawa ko po, ang kabila. Ang kakapal naman ng mga mukha ng kapatid ng asawa ko. Ito ha, ang moral lesson ha, Jose. Oh. Ang moral lesson sa mga tabarkats natin, ano? Opo. Pag umaatin kayo ng kasal, umuwi na kayo agad. Oo, ano gusto nyo doon? Pakay tumira? Pag kayo bumababad doon sa kasal, mataas sa kasal, uwi na. Hindi, mga kapatid ni, ano eh, mga, ano ba yun, mga bayaw, mga bayaw ba yan? Eh. Kapatid ko pa, tsaka nanay ko pa. Charin? Yun doon natulog sa inyo. Opo, kasi galing po sila Masbate. Oo, ba't yan yung pa pinauwi? So, siksikan kayo, siksikan. Opo.
Alas 11 na eh. Pero alam niyo ba kung saan pinakamaganda magpakasal? Saan? Saan? Sa inyong may ati-atihan. Kalibo. Aklan. Sa, oh, Kalibo. Aklan. Sa Aklan. Aklan. Bakit po? Habang naghahanimong kayo, sumisigaw mga tao, hala, Vera. Hala, Vera. Pinakamasaya doon. Yun ang pinakaya mo eh. May pito pa yun. Pwera, pasma. Hala, bira. Ano yan? Ano yung mukhang yan? Hala, bira, basi. Ah. Teka, mabalik tayo sa tulugan. Bakit ba? Hindi ka Brad. Oo. Oh. Ano oras natulog lahat? Alas 12 na yata po. Alas 12 na. Tulog na lahat. Lahat sila tulog. Gising ka pa nun? Medyo po gising. Ha? Gising pa po. Gising pa? Si Mrs. gising pa? Opo. Sino katabi ni Mrs. nung gising pa siya? Sino katabi? Alas 12. Ako po. Magkatabi kayo? Opo, sa baba po. Sa baba ka? So nagtitinginan lang kayo? Hindi, kwento-kwento lang. Ano, ganun? Kwento-kwento. Ganun lang kayo? Sandali. Si Mrs. nasa kama. May kama ba o papag? Sa lapag lang po. Sa lapag din si Mrs.? Sa lapag din si Mrs.? Pagkatapos, sino katabi niya? Ikaw? Huy! Ano po? Nabingi. Nabingi. O, bawa, eto si Mrs. Eto ka. May ka-text eh. Sino nandito? Sa Katrin po. Sa kama po yung magulang ko at kapatid ko po. Bali kayong dalawa ni Mrs. nasa lapag. Sila nanay at yung kapatid nasa kama. Opo. Sila ba kinasal? Siyempre, ganun kasi talaga sa probinsya. Opo. Anong pinag-usapan? Nag-good night kiss naman kayo. May good night kiss? Oo, opo. Paano? Sabi ko, mahal, good night. Oh. Wala ba kayong pinag-usapan na? Mahal, yung good night. Ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Wala pa. Yung, ano tawag dun? Tutusin, yung... Ano? Wala nangyari? Yung ano yung ganun, tawag mo? Istulip. Ha? Istulip. Istulip. Nag-istulip kayo? Hindi po. Walang istulip? Hindi nga! Kasi sabi nga ni Mrs. Baka hindi like toothbrush, aboy patatim. Hindi nga. Kasi sabi ni Mrs., nandiyan ang mama. Eto nandiyan na. Ang kuya. Nagising kayo. Oh, yan na. Pagkagising nyo siguro, wala na sila dun. Nandun pa rin po. Nandun pa rin. Hindi ba kayo naiwan dalawa sa kwarto? Noong gabi? Hindi po. Hindi pa kayo naiwan? Hindi. Andun pa din sila? Ano ang ginawa nyo kinabukasan? Wala, nagpintuan tapos nagkape yun. Wala man lang good morning is tulip? Wala. Wala! O sige, nagkwentuhan uli. Andun pa rin sila, di ba? Wala. May mga dumating pa bang bisitang iba? Ah, wala na po. Ah, wala na. Nanonood ba'y asawa mo ngayon? Opo, sinabihan ko po kasi baka sabi ko, akong mabunot, eswerte yun. Ano pangalan asawa mo? Lourdes Fuentes po. Lourdes Fuentes. The Lourdes. Ang apelido, Fuentes. Pero asawa mo na siya, ano na ngayon ang apelido niya? Tropa ni Teresa at saka ni Maritis. Saragosa. So Lourdes Saragosa na siya. Andito Lourdes siya. Fuentes Saragosa. Ayan, may sorpresa kami sa'yo. Andito si Lourdes. Ayan, kausap natin by phone. Hello, Lourdes? Hello? Hello? Lourdes? Hello po? Lourdes, eto, nanalo yung asawa mo. Nanonood ka bang TV, Lourdes? Hello? Ha? Nanonood ka daw bang TV? Opo daw. Bakit hindi umuwi? Agad yung mga bisita nyo. Kausapin mo. Oh, kausapin mo. Hello po. Hello? Umiiyak yata. Hello? Hello?
Nanalo na tayo eh. Natuwa ka? Lordis, natuwa ka ba? Yung unang gabi, natuwa ka? Ayan, kausapin mo si Lordis. Ano mo sasabihin mo sa asawa mo? Hello, mahal. Wow! Hello. Ano daw? Nangiti siya. Ano sabi? Kausapin mo. Kausapin mo. Eh, sabi ko sa iyo kagabi na mananalo ako eh. Yeah, ito, sana sabi ko sa iyo na tawagan ako eh. Kaya salamat sa pagdasal mo na ako ang natawagan ni Busing. Para may bata, may iyak na bata. Mga papangkin niya po. May pamangkin pa din. Wala ba kayong ano? Tapos silang balak mag-honeymoon. Paano nga nandun yung kamag-anak, Bossing? Eh, sila umalis. Di ba kayo mag-honeymoon? Umalis sila. Nga, Lordes! Lordes! Wala ba kayong balak masyal mag-asawa, mag-solo? Ha? Sandali na lang po. Sandali na lang daw. Sandali. Pagdating mo raw. Eh, December pa, uuwi ito. May sumasagot na bata. Hindi mo ba namimiss yung asawa mo? No. Namimiss mo. Namimiss mo? Yung totoo. Papa? Anong gusto mong sabihin sa asawa mo? Sumasagot, pahingin pera raw. Pahingin pera raw. Pera agad, wala pa nga yung ano. Dahil niya gusto magpulot gata. May plano ba kayo mag-honeymoon, Lourdes? Batawa. Alam mo, tinatawa na mo yung asawa mo. Hirap na dito to eh. Ito matawa sa background. Tutuwa lang, natutuwa. Kausapin mo nga. Parang naloloka na yung asawa mo. Mahal. Mahal. Hello, mahal. Live. Hello. Salita ka. Pag-asa na lang yan, Jose. Wala mo picture si Lordis kahit sa phone niya? Yung natin kagabi na sana matawagan tayo ni Busing, yun na nga, hindi ito na. Kaya para din sa atin lahat to. Diyan sa inyo at saka sa Masbati po. Hoy! Bait pala ito eh. Oo. Hindi, naiiyak siya kasi. Oo. Yung papapanalunan niya, imbis na para sa kanila mag-asawa, para sa lahat pa din. Eh, pag uwi mo, nanalo ka. Doon na naman sa inyo matutulog yung mga yan kasi magkakasinuman na nga, ang solusyon, ikaw, Jose. Opo. Ang gawin mo, turuan mo na lang gumapa. Nag-boy scout ka ba? O, anong gusto mo sabihin? Anong para sa kanila? Bakit? Alin ba? Ano ba? Eh, ewan ko sa'yo. Bakit ka ba parang napatigil at parang napaiyak dahil sinabi mo na? Sobrang tuwa po at saka galak po na nanalo po. Bakit para sa kanila? Opo. Eh, gusto ka bang tulungan sa Masbate? Eh, po yung nanay ko po. Bakit? Eh, matanda na rin po. Siya pa rin naghahanap buhay sa amin. Tatay, wala ka naman tatay? Wala na po. Nanay na lang. Sino kasamang nanay mo sa Masbate? Yung ate ko po. Sakit ba si nanay? Wala naman po. Yun lang. Gusto mo magkaroon? Hindi na hindi. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Bakit ilang taon na ba si nanay? 70 po.
Ah, bata pa si nanay. Bata pa. Hmm. Bakit nag, siya pa yung nagtatrabaho? Opo. Anong tinatrabaho ni nanay? Nagwawalis po sa kapitbahay. Mga kanta nga siya. Mga kanta. Nagwawalis sa kapitbahay? Opo. Tsaka may nalagay po dyan, ano, matandang, ano po, kamag-anak rin po namin. Ayun po, kaya lagi... May sakit ba si nanay mo? Wala naman po. Okay naman po siya. Usapin mo si nanay, ayun. May. Boy! Nandiyan ba si Boy? Boy. 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 Sandali lang. Si Lourdes. Umiiyak din. Lourdes. Lourdes. Mamaya picture na... si Lourdes? Kanina pa ako na-intriga. May picture ka ba ni Lourdes? Oo oh, naman. Nasaan yung phone mo? Sigurado meron yan. Andyan ba si Lourdes? Kinukuha pa yung picture ni Lourdes. Yan, habang kinukuha yung picture ni Lourdes, ano gusto mo sabihin kay nanay mo? May, ito na. Sabi ko sa'yo kagabi na, ipagdasal niyo ako na manalo. Ito na nga, nanalo na po. Kaya, para sa atin din to lahat na napanalunan ko. At saka maraming salamat po sa lahat. Sa inyo ba magkakapatid, ikaw ang panganay? Hindi po. Ba't hindi nagtatrabaho yung iba para sa nanay mo? Hindi, may mga trabaho naman din po. Kaso oh. Lang... Sino ba yung katext? Hindi, tinitingnan yung picture ni Lourdes. Again? Nalalakihan ba to? Sino kahawig? Sino kahawig? Ang liit. Patingin. Madilim. Patingin. And... Kanino ko? Sa'yo, Vega. Ayan, si Lourdes. Focus. Ayun. Bata. Ayan, yan. Yan. Huwag kumalikot. Nag-glare. Ah, si Lourdes. Sino yung bata? Sino yung bata? Pamangkin po. Yung pamangkin, kasabay nyo, sa katabi nyo pa rin matulog yan? Hanggang picture. Ba't di nyo ibigay sa magulang yan? Masyadong mabait to eh. Oo, oh, alatang-alata eh. Oh. Alam mo bigyan, na, ang bait. Bigyan muna natin si Ronilo ng ano. Bossing Savings number 4. Bakit kasi pagkasal dapat? Kawan magtrabaho sa simbahan. Malamang, pag dyan sila naghani mo, katabi nila eh, mga pare. Oo, oh, yun naman. Mas mahirap yun. Sa father ba, wala pa? Ayan. Maraming salamat po. Salamat po. Anong balak mo ngayon? Pagka nakabayad ka na sa utang, babalik ka na sa Bicol? Siguro po. Mas maaga o sa December talaga? Hindi. Kung ano si Palom kay Father, uwi muna ako itong sunod na linggo. Ang pinakatrabaho mo rito, magluto. Opo, luto. May iba naman naglulutok kasama ka? Ako lang po. Ikaw lang. No, so po. Makakakuha ba sila ng iba para makapag-live ka ano muna? Ano si Father, ano? Opo, oo. Meron naman po. Ayun. Yun, na importante kasi madala mo sa pamilya mo, nabayaran mo yung utang mo. Oo. Oh. Para magkita naman. Sabi mo si Mrs., sabi mo, maligo na. Pwede naman papuntahin si Mrs. Pwede naman. Sunduin ka, dami mong ayan, okay. Usapin mo si Mrs. Anong gusto mo sabihin kay Mrs.? Mahal, ito, nanalo na ako. Kaya maraming salamat din sa pagmamahal mo at saka pag-alaga. Tapos, ito na. Para na sa atin lahat to. Yun lang po. I-date mo si Mrs., ha? Papuntahin mo rito, mag-date kayo. Sa mayong volcano, para lumayo-layo kayo ng konti. Hindi. Natao. Manood kayo ng Imagine You and Me. Yan. Diba? Yun, pinakamaganda. Merkules na yun. Marlaso, maraming tao yun. Punong-puno na, ubos na nga yung ticket. Malay mo. Ano panonoorin mo? Yung kay Aldab. May tape ako, pahiram ko sa'yo, ha? Tamang panahon. Tamang panahon. Tamang panahon para paalisin na yung mga katabi mo sa pag natutulog. Pero mukhang mabait ka naman. At eto na, bossing, dadagdagan na natin to. Sige, oo. Correct.
Ito, pambayad sa utang. Pampatayo ng negosyo. Negosyo, pampatayo ng negosyo. Tapos, para sa pag-umpisa ng buhay ninyo mag-asawa, pang-date na makasolo-solo man lang. Ilan taon na si Mrs.? 36. Baka hindi na magka-baby. Medyo mahirap na. Nasa 30 na, ha? Bili ka ng plywood, ha? Huwag mo lalagyan ng plywood. Haharang na naman yun. Ito pa, tanggapin mo pa ang regalo sa'yo ng Itbulaga. Ito pa ang 60,000 pieces! Tayo po, Kuya Jose, Kuya Wale. Takasa hindi lahat po. 60,000 pesos po. Congratulations! Maraming salamat po dito. Congratulations, Ronilo. Opo. Thank you po. Alright. Kumusta sa nanay mo? Opo. Congratulations. Kay Mrs. 100,000 pesos at bossing savings sa pangalunan ng to. Ayos. Bayad na. Pwede talagang umuwi. Sige. Pwede ba tayo mag-ano? Takbuhan, pwede. Takbuhan? Marulis!